Ano daw po yung mga sign na tayo dehydrated na, Doc? Tuyot. Okay. Tuyot. Tuyot. Number one yon. Tapos yung mga tao pwedeng mahina ang katawan, mainit ang katawan. Gusto mong umiyak, wala kang luha. Dry ang lips. Yan. Sa mga bata, ang oobserbahan nyo, pag halimbawa meron silang LBM or anything na may sakit sila, check nyo yung kanilang lips, yung kanilang dila pag dry yan. Tapos pag umiiyak, walang lumalabas sa luha. No? Mm-hmm. Tapos mataas ang temperatura, mm-hmm, walang pawis, dehydrated yun. So wag nyo nang hintayin na ang bata tumirik yung mata bago nyo dalhin sa doktor. Tama. Oo, mm-hmm, kasi ang mga sign ng dehydration kasi ay madaling malaman. Okay? Mm-hmm. Panghihina ang number one. Yun, talaga. Yun, panghihina ka. No? Parang mm-hmm, exhausted na hindi mo alam kung hapong-hapo ka. Wala ka namang sakit sa baga, oo, pero para kang hinahapo. Mm. So all you need to do dehydrated is to take water. Mm. Especially kung mainit na panahon, tapos nasa outdoor ka. Yes. Pag suddenly nakaramdam ka doon, tapos hypertensive ka pa. Correct. You need to take water. Immediately. Nakakasunod ho ba kayo? Uy, baka nakalimutin na uminom. Uminom muna kayo ng tubig kayo habang kayo nakikinig, nanonood sa ating programa. Kasi no? yung katawan natin, kahit na sabihin natin na wala kayong masyadong activity. Uh-oh. Ayon sa pag-aaral, we are losing water at least 2.5 liters per kahit day. Kahit wala ka activity? Kahit wala ka masyadong activity. Wow. Yung palang kidney mo, you will lose 1.5 liter. Mm. Yung iyong pagpapawis, o respiration pa lang, ipaghinga, mga 250 ml. Oh, kasi yung saliva natin, di ba? Oh. Yes, pati yung hininga mo, may moisten eh. Mm. Yung iyong pagpapawis, mga 500 ml. Mm. Yung pagdumi mo, mga 250 ml. So approximately, dahil pala nawawala, no? 10 glasses or 2.5 liters ang standard na nawawala sa katawan natin. Mm. Kaya nga yung 8 glasses of water, minimum lang yun. Minimum. More than that is okay. More than that is okay. Mm. Mga 3.5 liters something sa mga kalalakihan. Sa mga babae, mas lower ng konti. Lalo sa mga nagtatrabaho. Kasi nga, depende sa laki ng katawan, depende sa build ng muscles mo. Kailangan talaga natin ng water. May takda talaga yung rain na ano. Sabi nga, in every 25 kilograms, at least 1 liter of water. Di mo safe na yung inom lang kina inom ng tubig? Di ba? Yes. Pero meron ding tamang paraan ng pag-inom para hindi naman tayo magkaroon ng water intoxication. Meron ding water intoxication na tinatawag. Yun. Mm-hmm. Alright. Yung mga unang nabagit mo, Doc Algie, parang nasa normal na 2 mild symptoms pa. No? Mm-hmm. Karaniwang naranasan natin yan. Bukod sa nakalimutan o hindi talaga nakainom ng tubig kapag sobrang init ang panahon. Pero ano ho masasabi natin, Doc Algie, na pinaka critical point ng dehydration? Pag nasa 10% na pataas ang iyong water loss, kailangan mo na talaga ng ng IV fluid and talagang rigid ano, na hydration. Sa hospital na yon. Kasi during that time, yung mga patient, minsan nahimatay na yun eh. Talaga? Oo, nagpa-pass out na yan. Kasi nga, sobrang bagsak na yung tubig ng katawan. Eh, katawan natin, dependent, almost every part of the body, water ang kailangan eh. Mm-hmm. Parang ano rin yan, parang sasakyan na kulang sa tubig sa radiator, nag-overheat. Same thing with our body. Mm-hmm. Because water is our number one talaga na kailangan for every process of the body. Yun. Kaya yun ang problema. Okay. Oo. Pero bukod sa sadyang hindi pag-inom ng tubig, Doc Algie, no? Ano-ano daw ho ba ang mga dahilan kung bakit nadidehydrate ang isang tao? Totoo ba, Doc Algie, na kahit na tama, binabanggit mo kanina, yung paghinga lang, ano? Nagkakapaglabas tayo ng water. Alright. Marami pang iba. Pwedeng may infection ka, nagkaroon ka ng LBM. Pwede rin yun. Pwede yun. Actually, yun nga ang isa sa mabilis magpababa ng tubig ng katawan, yung mga infection. Ano? Mm-hmm. Tapos, pag mainit ang panahon, given na wag na nating hintayin na tayo mauhaw. We need to take, ang suggestion ko nga, every hour or every 2 hours, kung masyadong busy yung... Every hour to 2 hours. And one of the best option is maglagay ka na ng tubig sa isang container na nandun na yung sukat ng tubig that you need within that 24-hour period. Kasi yun yung sigurado. Ibig sabihin, pag naubos mo yan within the day bago maggabi, kasi I'm not recommending taking more water during the night. Kasi Majijingle ka. Iihi ka ng iihi. Okay, saka hindi mo na kailangan ng sobrang dami ng tubig. May istorbo yung pagtulog mo. Oo. Halimbawa, 2.5 liters nakalagay na sa canister o sa isang lagayan. Pag naubos mo yan, mga before 8 p.m., ibig sabihin, successful ka sa yung hydration within the day. Ayun. Kasi hindi mo naman kinakailangan ubusin yung
tubig agad. So it needs to be consumed within the 24-hour period. Yung comfortable ka. No? Yes. Mm. So kung nag-exercise ka, sabi mo nga kanina, kailangan mo ng more water. Yes. Okay? And also, kapag ikaw yung umiinom ng alcohol, alcohol is highly damaging sa ating water reserve. Nakaka-dehydrate yan. Kaya, hindi pag malit sa tubig yan, ha? Oh, hindi. Di ba pag umiinom ng alak, yung mga umiinom ng alak dyan, di ba mayat-maya yung jingle mo? Correct. Because correct. The body is using water to flush out the alcohol that is poisonous to the system. Parang yun yung nakatawan. Once na merong toxin, gagamitin niya yung tubig. So you will urinate. Talaga. Matik na yun. Matik yun. Automatic na depensa ng katawan yun. Mm. Yung sobrang pag-inom ng caffeinated drinks. Mga diuretics. Yes. Mm. Coffee is diuretic. And diuretic meaning nagpapa-increase siya ng output ng urine. So kung nagkakape ka, dapat mas maraming tubig iniinom mo. Yeah, tama ka dyan. Dapat tatapatan mo yan. Tapos kung umiinom kayo ng gamot na may diuretic nature, nabigyan ng doktor, sinasabi naman ng doktor, mag-take kayo ng tubig. Kasi nga, iihi kayo talaga ng iihi niyan. So if you have hypertension, may mga hypertensive medication na may diuretic, so you need to take more water. Yan. Saka basically, Ray, yung mga high blood. Yes, doc. Ah, yung mga high blood. Alam niyo kung tumataas ang blood pressure niyo, Chinese and Koreans, they take lukewarm water. Why? Mas mabilis sila ma-absorb system yung lukewarm, temperature na yun. Yes. And ang dugo natin, kapag tumataas yung presyon, ibig sabihin, lumalapot or nagkakaroon ng hindi stable na hindi balance yung viscosity niya. Mas mainam yung maligamgam, yung lukewarm. Yes. Kailangan natin ng tubig if you have hypertension. Ako mas gusto ko yun, lukewarm. Inom kayo ng tubig. Kasi yung after one glass, after taking that or two glasses, pag talagang mainit ang panahon, mag-iiba yung pakiramdam nyo. Gaganda yung yung mga pamamanhid, nawawala yan. Yung paghinga, nagiging okay. Because nagiging maliwanag ang mukha. Tubig kasi yung number one na Number one na na-absorb agad ng system natin, especially yung oxygen in that water. Mamaya, meron din ako babanggitin dyan tungkol sa tubig. Ano epekto sa atin. Sa ating pagbabalik, mga kaibigan, Doc Algie, alamin naman natin, paano nga bang tamang pag-hydrate ng ating katawan? Yun. Halaga yun. At isang malaking tanong, masama naman nga ba ang sobrang pag-inom ng tubig? Binabanggit din natin yan kanina, no? Yan po, ipaniniwanag pa rin po sa atin ni Doc Algie Bakla. Sa ating pa rin po ang programa. Kaya tutok lamang po dahil po sa magbabalik po ang The Secret of Health. The Secret of Health. RH number 1.